Isang malungkot na ngiti ang bumalatay sa mukha ni Glenda. Alam kasi niya na kapag bumasok siya ngayon, ay wala na ang mag-asawang Jimenez. Malamang, nasa destinasyon na nito ang mga ito. Kahapon kasi, malungkot na nagpaalam na ang dalawa sa kanya at nagpasalamat sa naging serbisyo niya. Ngunit hindi naman ibig sabihin ay aalisin na siya ng mga ito. Mag-iiba na nga lang ang amo niya. Dahil papalit ang anak ng mga ito na si Zeus Jimenez. Mayaman ang amo niya. May mga hotels and subdivisions property ang mga ito. Hindi rin naman maaaring mawalan ng trabaho si Glenda. Sa dalawang taong paninilbihan niya sa mag-asawa, ay natutustusan niya ang pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya niya na sa kanya lang din umaasa. Wala na ring balak si Glenda na lisanin ang nakasanayan niyang trabaho. Iba man ang amo niya, ay hindi naman ito naiiba sa dati niyang amo. Pagdating niya sa mansyon ng Jimenez ay agad siyang nag-check kung may laman pa bang konsumong ref. Binilin kasi ng mag-asawa na huwag itong pawawalan dahil darating ang anak nila. Hindi naman stay-in si Glenda ngunit sa ngayon na wala pang tao sa mansyon ay obligado siyang matulog dito. Buong maghapon, iginugol niya ang sarili niya sa gawain. Ayaw niyang walang ginagawa dahil hindi yun nakasanayan ni Glenda. Kinagabihan ay isasara na sana niyang pinto nang may humintong kotse sa labas ng gate. Bumusina ito kaya naman agad niya itong nilabas at pinagbuksan. Iminaneho nito papasok ang kotse bago iginarahe. Naghihintay lamang si Glenda na bumaba ito at nang lumabas nga ito ay hindi niya mapigilang mamangha. Makisig kasi ito at tingin pa lang mukha itong hindi pipitsugi lang. Glenda, right? Baritono ang boses nito. Opo. Pakilabas ng gamit ko. Utos niya na agad ko namang sinunod. Malalaking maleta ang gamit nito. Kaya naman nahirapan talaga si Glenda ngunit kailangan niyang hindi ipahalata. Ako na dyan, pumasok na. Napatango naman siya bago mabilis na pumasok sa loob. Hindi matignan sa mata ni Glenda si Zeus. Napakainit kasi nitong tumingin kaya naman naiilang siya. Dito ka ba matutulog? Tanong pa nito. Hindi po. Uwian po ako pero natutulog po ako dito kung walang tao. Pero since nandito na po, hindi na siya pinatapos ni Zeus. Dito ka na matulog. Kailangan kita dahil kahit gabi may ginagawa ako. I'll double pay your service, don't worry. Pero hindi po ako nakapagpaalam sa parents ko eh. Alam po kasi nila na uwian ako. Bata ka ba? Nasa legal age ka naman na para magtrabaho, hindi ba? Hindi ba nasabi sa'yo ng parents ko na gusto kong stay-in na magiging kasama ko sa bahay? Wala pong sinabi sa akin. Well, nasabi ko na. Linagpasan na siya nito ngunit huminto ito at may tinanong pa. May boyfriend ka ba? Po. I do not repeat myself. Wala po akong nobyo. Good girl. Wika pa nito bago siya tuluyang iniwan sa sala na naguguluhan. Sa tingin ni Glenda, nakalimutan lang ng mag-asawa na sabihin sa kanya na magiging stay-in nga siya sa mansyon. Inintindi na lamang niya dahil alam niyang may edad na ang mga ito. Kasalukuyang nag-aayos si Glenda ng tutulugan niya. Sa guest room siya matutulog, katabi lamang ng room ni Zeus. Habang inaayos ang magiging permanenteng kwarto ay napapabuntong hininga na lamang si Glenda. Kakaiba kasi ang kinikilos ni Zeus, kaya hindi niya maiwasang mag-curious. At hindi niya alam na kasama pala sa pagtatanong nito ang tungkol sa personal na impormasyon, tulad na lamang ng pagiging single niya. Kung sa bagay kapag nag-fill up ng form ay tinatanong ito. Iwinaksin na niya sa kanyang isipan ang bagay na yon. Baka nga siya lang talagang nagbibigay ng mali siya sa ikinikilos ni Zeus. Marahil ay hindi siya sanay sa paraan nito ng pakikipag-usap. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Agad siyang nag-asikaso na magiging almusal ni Zeus dahil sa ito ang unang araw nito sa mansyon. Mag-aasikaso na muna siya bago magpaalam na kukuha ng gamit sa kanilang tahanan. At upang maipaliwanag na rin sa kanyang ama't ina na magiging stay-in na siya sa mga Hernandez. Magandang umaga ho, Senyorito Zeus. Bati ni Glenda bago naglapag ng plato sa mesa. Mag-agahan na po kayo. Ilang taon ka na, Glenda? Tanong nito habang nagsasandok ng kanin.
25 ho, sagot niya. Ako ba? Hindi mo tatanungin? Sinulyapan siya nito ngunit pinili ni Glenda na hindi salubungin ang tingin nito. Sa palagay ko, senyorito, ay nasa 27 ka na po. I'm 30 years old, Glenda. Masyado na ba akong matanda para magpo at opo oho ka sa akin? Just call me Sir Zeus. Ayaw pala nito nang itinatawag niya sa kanya. Masusunod po, Sir Zeus. Aalis na sana siya na magsalita to. Where are you going, Glenda? Tumigil ito sa pagnguya habang nakatitig sa pagkain nito. Hindi pa ako tapos. Ganyan ka ba sa magulang ko basta kanilang umaalis? Napalunok si Glenda dahil sa pagiging istrikto ni Zeus. Pasensya na, hindi ko ho sinasadya, sir. Nasanay lang kasi ako na hindi nagbabantay sa kanila habang kumakain. Pagtutukoy ni Glenda sa magulang nito. Mapu ka. Utos nito na agad naman niyang sinunod. From now on, palagi kang sasabay kumain sa akin. Hindi ako sanay na kumakain mag-isa. Wala naman sigurong masama na magsabay tayong kumain, hindi ba? Ang bawat kinakain ko, kakainin mo. Ganyan ako maging amo. Wala akong pinagkaiba sa parents ko pagdating sa pagsisilbi sa amin. Ang ayoko lang, sumeryoso ito. Ayokong sinusuway ako. May kalakip na parusa ang bawat pagsuway sa akin, Glenda. Pakiramdam ni Glenda ay nagbabanta si Zeus sa kanya. Hindi ako magiging pasaway pagdating sa trabaho, sir. Seryoso po ako sa trabaho pero sana, sir, may day off ako kahit na isang araw para makabanding ko rin po ang pamilya ko. Pakiusap niya. Sunday. Maaari kang umuwi tuwing Sunday. Soon ilalatag ko ang mga sinasabi kong hindi mo maaaring labagin. At sinasabi ko sa'yo, Glenda, hindi mo magugustuhan ang parusa ko. Napatungo na lamang si Glenda. Nakatanaw si Zeus nang lumabas ang dalagang si Glenda. Habang sumisimsim ng alak na nasa baso niya ay hindi maalis ang tingin niya kay Glenda. Finally, sa tagal ng panahon ay malapit ka na sa akin ngayon. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa tagal ng pamamalagi niya sa Australia, walang araw na hindi niya iniisip ang makauwi. Madami lang siyang inaayos kaya natagalan siya sa pag-uwi. Tinaon niya rin kasi na umalis na ang kanyang magulang upang walang makahadlang sa mga nais niyang gawin. Glenda anak, bakit naman hindi ka nagsabi sa amin na hindi ka makakauwi? Nag-aalalang bungad ng kanyang ina. Mama, pasensya na, biglaan po kasi. Umuwi lang din po pala ako para kumuha ng mga ilang gamit na kakailanganin ko sa pananatili sa mansyon. Paliwanag niya. Bakit? Mag-i-stay in ka na ba? Hindi na ba uuwi ang anak ng mag-asawang Jimenez? Takang tanong ng ama niya na nakisali na rin sa usapan. Pa, biglaan po kasi ang desisyon. Ibinilin po pala ng mag-asawa na stay in ako dahil kailangan na makakasama ng anak nila. Hindi na po nasabi sa akin dahil sa nagmamadali po siguro at maaaring nakalimot na rin po. Si Sir Zeus na po ang nagsabi sa akin na stay in nga daw po ako. Eh ang kagandahan nga lang po kasi mama at papa, sinulyapan niya ang dalawa. Magiging doble po kasi ang sahod ko. Pinatulan ko na ho't sayang rin naman. Hindi bali naman dahil may day off po ako ng Sunday. Mahabang paliwanag niya. Ibig sabihin, doon ka na maninirahan? Hindi ba't parang hindi tama dahil dalawa lamang kayo at lalaki pa ang anak nila? Baka isipin ng mga tao dito sa baryo natin, eh kinakalantari mo ang amo mo. Napakaraming chismoso at chismosa sa lugar natin, anak. Nag-aalala ang kanyang ina. Tama naman ang mama mo pero bakit naman natin niisipin ang sinasabi ng iba kung hindi naman totoo? Basta't kung may problema, tumawag ka. Kahit na anong oras ay susunduin ka namin. Bilin ng kanyang ama. Napangiti si Glenda sa magulang niya na napaka-supportive pagdating sa kanilang magkakapatid. Lagi lamang itong nakapaalala. Si ate at kuya po pala, pansin niyang wala ito. Ang ate mo nasa trabaho pa, si kuya mo naman ay nagbabasketball pa yata. May trabaho na po ba si kuya? Nag-text po kasi sa akin si ate Melay eh, nagagalit po. Ako po ang kinukulit sa nakuhang pera daw po ni kuya. Kumunot ang noon ng ama niya. Binayaran mo na nung nakaraan ang utang niya. Ano bang ginagawa ng batang yun at may utang na naman? Kakausapin ko na lang po, papa. Hayaan niyo na po muna. Pakiusap niya na tinanguan naman ang kanyang ama. Hindi na nagtagal si Glenda dahil isang oras lang ang paalam niya
bumalik na siya sa mansyon. Dinatnan niya si Zeus na may kausap sa cellphone, ngunit nagawa pa rin siya nitong sulyapan. Kakaiba talagang tingin nito. Napailing na lamang siya bago ipinasok ang maleta niya sa kanyang magiging silid. Pakiramdam ni Glenda ay may mangyayari ngunit hindi lang niya matukoy kung ano ito. Kamontik pa siyang mapasigaw na may kumatok. Saka ba kasi niya'y nagulat siya. Glenda, bumaba ka muna, may pag-uusapan tayo. Pababa na po, sir. Sagot niya bago inayos ang kanyang sarili at nilagyan to ng ngiti. Bumaba na si Glenda na may ngiti sa kanyang labi. Hinihintay niyang sasabihin ni Zeus na may kinuhang papel. Inabutan siya nito ng ballpen. Here, put your signature here and done. Pero hindi naman tanga si Glenda na basta na lang pipirma na hindi man lang alam ang nakasaad sa papel. Hindi siya nakapagkolehiyo pero nakagraduate siya ng high school. Bakit nagdadalawang isip ka? Tanong ni Zeus. Naninigurado lang po, sir. Ano ba itong nakasaad sa rules na ito? Bakit ganito po, sir? Naguguluhan si Glenda. Gusto mo bang basahin ko at ipaliwanag? Okay. Kinuha nitong papel sa kanya. This is my house. So basically, my house, my rules, right? I have 5 rules that you need to obey. Una, hindi ka maaaring mag-boyfriend. Pangalawa, ayokong magpapaligaw ka. Pangatlo, ako lang ang susundin mo. Pang-apat, hindi ko ibabawas sa sweldo mo ang 200,000 piso pero kapalit nun, ay ang pananatili mo sa akin. And last, hindi mo pwedeng tawagan ng parents ko. Bawal ang paglabag, may kapalit na kaparusahan at paniguradong hindi mo yon magugustuhan. Pinaningkitan siya ni Zeus ng tingin. Huwag kang matakot sa akin, Glenda. Hindi kita sasaktan kung magiging mabait ka. Gustong gusto kong pagiging masunurin mo at pagiging good girl mo. Ituloy mo lang yan at magkakasundo tayong dalawa. Sir, kasambahay po ako dito, hindi parang aso na ginawa mong alila. Wala sa usapan na ibibigay ko pati buhay ko sa trabahong ito at wala akong utang sa'yo. Ngayon may usapan na tayo at susundin mo ko, Glenda. Obsessed ba ang taong to sa kanya? Hindi makapaniwala si Glenda. Sinabing ayoko eh. Pagmamatigas ni Glenda. Kapag itinuloy mo yan, mas mahihirapan ka. Pakiramdam ko kinukulong mo ko eh. Inaabuso mo ang pagiging mabait ko. Palibasa hindi ako umaangal. Sir, hindi po ako sunod-sunuran sa anumang gusto mo kung labas na ito sa trabaho ko. Kapag personal life ko na po ang usapan, wala ka ng pake sa akin. Trabaho lang ang nakakonekta sa atin. Ano bang mahirap sa sinasabi ko? Walang mahirap sa rules na ginawa ko ah. Wala nga hong mahirap, pero wala ka rin karapatan na magdiktis sa kung ano man ang dapat na maging desisyon ko. Marami akong pwedeng mahanap na trabaho, sir, kaya pasensya na. Kung ganito ka maging amo, hindi ako mananatili dito. Kasambahay ako at hindi mo alila. Matapang na sagot ni Glenda. Alam ko naman na mangyayari to, kaya pinaghandaan ko na. What if sabihin ko sa iyo na ako ang nagpautang sa kapatid mo? Sa akin galing ang pera na pinahiram ni Melay sa kapatid mong mahiling magsabong. Nanlaki ang mata ni Glenda. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa pagsasabong niya, naisanla niya ang bahay niyo. Kaya naman kinakailangan niyang humanap ng pera. Wala rin naman si Melay na ganun kalaking halaga. Kaya ako ang nai-recommend niya sa kapatid mo. Nakalimutan mo ng Jimenez kami, hindi ba? Marami kaming business at isa na rin dyan ang pagpapautang sa mga taong nagigipit. Hindi makapaniwala si Glenda sa nalaman niya. Kung kaya mong bayarin sa akin ngayon ang 200,000 piso, gawin mo na at walang kasunduan na mangyayari. Ngunit saan nga ba siya kukuha ng 200,000 piso? Lumuluha si Glenda habang naglilinis ang silid ni Zeus. Pinirmahan niya ang ginawa nitong kasunduan. Wala itong ibabawas sa sahod niya pero mananatili siya at magiging masunurin sa binata. Lahat ng ayaw nito ay kailangan niyang sundin. Hindi alam ni Glenda na nagawa ng kapatid niya na ilihim to sa kanila. Kaya pala halos murahin na siya ni Melay sa text, kasising niya sa halagang inutang ng kapatid niya. Ayokong nakikita kang umiiyak. Bigla na lamang nagpunas ng luha si Glenda nang biglang sumulpot si Zeus. Hindi ba't mas binibigyan kita ng pagkakataon kesa singilin ka? Bakit pakiramdam ko sobrang sama ako sa paningin mo? Ginigipit mo ko eh. Iyan ang totoo.
ginamit mo to para mapasunod ako sa gusto mo. At baka nga pinlano mo ng lahat. Ano bang gusto mong makuha sa akin? Ano bang kailangan mo? Natatakot na tanong ni Glenda. Shh! Stop crying. Gusto ko lagi ka lang nakangiti. Don't worry, wala naman akong gagawin sa'yo. Basta maging masunurin ka lang. Glenda, soon maiintindihan mo rin kung bakit ko 'to ginagawa. Tumalikod na si Zeus sa kanya. Malinaw na sa akin. Malinaw ng pakay mo ay makuha ko. Pero hindi mangyayari yun dahil ayoko sa taong gumagamit ng dahas. Makuha lang ang gusto niya. Mananatili ako bilang katulong dito. Pero oras na makahanap ako ng perang ipangbabayad sa'yo, aalis ako rito. Alam kong malulungkot ang magulang mo, pero nakapagdesisyon na ako. Hindi ko balak magtagal sa bahay na to. Kasama ang... Napatitig si Glenda nang may takot kay Zeus. Kasamang walang puso na katulad mo. Hindi na humibo si Zeus dahil lumabas na ito. Napabuntong hininga si Zeus. Hawak niya ang beer habang nakatanaw sa labas ng bintana niya. Ang mga sinabi ni Glenda ay talaga namang gumuhit sa pagkatao niya. Anong klaseng tao ba siya't ayaw nitong makasama siya? Ganun na ba siya kasama? Hindi ba't dapat magpasalamat pa ito dahil binibigyan niya ito ng mas madaling solusyon sa problemang kapatid mismo nito ang gumawa? Hindi na bale. Sa tingin naman ni Zeus ay makakaya niyang makuha ang loob nito. Mga ilang linggo lang ay tiyak na mauhulog din ang dalaga sa kanya. Ilang taon ang binuno niya mapag-aralan lang ang lahat ng gagawin niya. At uunahin niya muna ang pangunguha sa loob nito. Nagring ang phone ni Zeus, kaya agad niya itong sinagot. Anak, kamusta naman si Glenda? Ang ina niyang tumawag. She's fine, Mom. Anak, huwag mo sana siyang pilitin sa bagay na ayaw niya. Mabait si Glenda. Makakahanap ka pa ng iba, anak. Baka naman nabibigla ka lang. Pakiusap lang, huwag mo siyang puwersahin na gustuhin ka. Thanks for calling, Mom. At hindi na magbabago ang desisyon ko. Ilang taon na kayo nakikiusap sa akin na huwag siyang pakialaman. Pero ngayon hindi na ako mapipigilan ng kahit na sino. Nais ko siyang maging asawa. At gagawin kong lahat para mahulog ang loob niya sa akin. Ibinaba ni Zeus ang tawag. Mailap pa ng dalaga sa kanya ngayon. Pasasaan ba't lalambot din ito? At hindi siya papayag na makawala pa ito sa kanya. Ayaw kumain ni Glenda dahil wala siyang gana. Iniisip niya kung papaanong sasabihin sa magulang niya ang ginawang gulo ng kanyang kuya. Natitiyak niyang aatakihin lamang sa puso ang ama niya dahil sa galit. Palagi na nga lang nilang napapagalitan ng kuya niya. Baka kapag sinabi niya yon, tuluyan na itong mapalayas. Halo-halo ang emosyon ni Glenda. Nasa kwarto lamang siya't nagkukulong. May dinner naman na kaya kakain na lamang si Zeus. Glenda, kakain na. Kinatok siya ni Zeus. Hindi ako kakain, sir. Busog pa ako. Kayo na lamang po at salamat. Sagot niya bago nagtalokbong ng kumot. Ngunit muling kumatok si Zeus. Ayoko nang pinaghihintay ang pagkain. Bumaba ka na dyan at sabay tayong kakain. Madiing wika nito kaya naman agad bumangon si Glenda. At walang sabing dumiretso sa hagdan paglabas niya sa pinto. Hindi niya kinibu si Zeus. Hindi mo kailangan magmadali sa pagbaba sa hagdan. Baka kung mapano ka pa. Saway pa nito. Naikinairap lamang ni Glenda ng lihim. Kung nagagalit ka sa akin ay wala akong magagawa. Ngunit kahit pagalit ka, huwag ka sana magpapalipas ng gutom. Hindi maintindihan ni Glenda kung mabait ba si Zeus o nagbabait-baitan lamang to. May pagkakataon kasi na nakakatakot to kapag seryoso. Ngunit ngayon, mukhang trip nitong maging mabait. Ano pang hinihintay mo? Kumain ka na! Utos nito sa kanya. Pinilit kumain ni Glenda. Ngunit nakakailang subo pa lamang siya ay talagang hindi niya gustong kumain. Lalo na't kasabay si Zeus. Ayoko sa ginagawa mo. Malinaw sa akin na may pakay ka. At hindi mo kailangang maging mabait sa akin, sir. Tinapat ni Glenda ang binata. Pasensya na pero ayokong kumain. Wala akong gana. Lalo na't kaharap kita, sir. Madiing wika pa niya. Upo. Mula sa baritonong boses ni Zeus. Sabi ko maupo ka. Sinulya pa niya ito. Uupo ka ba o bubuhatin pa kita pabalik dito? Bumalik si Glenda ngunit hindi na siya kumain. Nakaupo lamang siya at nakatitig sa plato niya.
Alam mong kapatid ko siya pero bakit pinautang mo siya? Alam mong wala kaming ibabayad, hindi ba? Lumapit siya at ang ginawa ko lang ay pagbigyan siya. Para saan pa? At nagpapautang kami kung hindi ko pagbibigyan ng kapatid mo. Sinungaling ka. Ayokong dumadaldal sa hapagkainan. Respect your food. Kumain ka, Glenda. Dahil walang mangyayari kung magmamatigas ka. Hindi mo mababayaran ang utang ng kapatid mo kung lalabang ka sa akin. Ang ginawa ko ay binigyan kita ng magandang options at hindi man lang ako nakarinig ng pasasalamat mula sa'yo. At bakit ako magpapasalamat sa taong alam kong may pakay sa akin? Pagmamatigas ni Glenda. Kahit na anong gawin mo, wala kang mapapala. Kaya kung magiging mabait ka dahil sa akala mo susunod ako sa'yo, pasensya ka na pero hindi ako magtitiwala sa'yo. Napakasweet mo naman pala talaga, Glenda. Ngunit kahit na napakatapang mong sumagot, kita ko pa rin ang takot sa mata mo. Careful, baka bukas makawala yan. Hindi na ganyan ang pananalita mo sa akin. Napairap si Glenda at napailing na lamang. Baliw ang anak ng mag-asawa. Ito ang naisigaw niya sa kanyang isipan. Panibagong araw. Normal na araw pa rin para kay Glenda. Pansin niyang hindi pa lumalabas si Zeus sa silid nito. Kahit na alas 8 na. Hindi niya ito sinubukang katukin. Iiniti na lamang niya ang almusal kapag nagising na ito. Habang nagsisimulang magligpit ay bigla na lamang nasilayan niya pababa si Zeus. Hindi niya ito binati. Magandang umaga. Ito ang bumati sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Patuloy lang siya sa pagpupunas. Hindi mo man lang ba ako babatiin pabalik? Tanong pa nito na talagang nilapitan pa siya. Hindi. Wala naman kasing maganda sa umaga ko kung ikaw ang nakikita ko. Diretsyang sabi niya. Magbihis ka at itigil mo na yung ginagawa mo. May pupuntahan tayo. Utos nito na ikinataas ng kilay ni Glenda. Sir, ayoko pong maging alala ay kasama ka. Dito lang ako sa bahay. Sagot niya na tinawanan lamang ni Zeus. At bakit ka naman magiging alalay? Hindi yun mangyayari. May bibilihin lamang tayo. Bakit? Nasa akin po ba ang pera at kailangan kasama ako? Ikaw na lang sir o kaya magsama ka ng chicks mo na lang. Malamang marami ka nun kasi mapera ka at may kagandahang lalaki kang tinataglay. Ngumiti si Zeus sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Well, I'll take that as a compliment. Compliment mo yung mukha mo. Ito ang inis na sinabi ni Glenda sa kanyang utak. Sige na, magbihis ka na. Ayokong maraming sinasabi. Basta sumunod ka na lamang. Bilin pa nito bago nagtungo sa kusina. Napapalatak na lamang si Glenda bago itinigil ang ginagawa. Nag-shower muna siya bago nagbihis. Simpleng dress lamang naman ang suot niya dahil kahit papano, maayos pa rin naman si Glenda sa kanyang pananamit. Napako ang tingin ni Zeus sa kanya nang masilayan siya nitong pababa sa hagdan. Wala lang naman sa kanya ang titig ni Zeus. Wala siyang amor sa lalaki. Dahil sa lumalabas na ginigipit siya nito upang mapakinabangan maging ang katawan niya. Kapalit ng pagkakautang ng kanyang kapatid. Pumangit ang imahe nito sa paningin niya. At sa tingin ni Glenda ay hindi na yun mababago. Pakitang tao lang ang ginagawa ni Zeus at nararamdaman niya yon. Kaya lang tumabait sa kanya upang mahulog siya sa bitag na ginagawa nito. Isinara na niyang pinto at gate ng mansyon bago sumakay sa kotse ni Zeus. Tahimik siyang nakasakay at walang balak magtanong kung saan ba silang pupunta. Wala pang kalahating oras ang biyahe nila patungo sa mall. Pinagbuksan siya ang pinto ni Zeus at inabot ang kamay nito ngunit hindi niya yung tinanggap. Huwag mong tangkain na alisin pa ang kamay ko. Wika ni Zeus nang hawak nito ang kamay niya. Sir, bitawan mong kamay ko. Pakiusap ni Glenda ngunit tila ba walang naririnig si Zeus. Sir, hindi mo po dapat hawak ang kamay ko. Sisigaw ako dito. Banta niya sa binata. Gusto mo bang sabayan pa kitang sumigaw? Napaiwas na lamang ng tingin si Glenda bago hinayaan ang kamay ni Zeus. Huminto sila sa bilihan ng mga damit. Branded kaya naman talagang nalulula si Glenda sa mga presyo. Mamili ka na ng kahit na ano at kahit ilan. Dito lang ako maghihintay. Wika ni Zeus bago naupo at pinagmasdan lamang siya. Kaya ba siya nito inaya para lang ipamili siya? Habang namimili si Glenda ay nakaupo lamang si Zeus. Nais lamang niyang may maisuot ang dalaga mamaya sa party na pupuntahan nila. Inimbitahan kasi siya ng kaibigan niya at nais niyang isama ang dalaga upang maipakilala na rin sa mga ito.
Hindi maalis ang tingin niya kay Glenda habang namimilito. Iniisip pa rin itong peke ang ipinakikita niya. Bakit nga ba hindi na lang siya manligaw? Hindi kasi alam ni Zeus ang salitang panliligaw. At wala rin siyang ideya papaano yun ginagawa. Ang akala niya ay mas mapapabilis kung ganito ang gagawin niya. Palagay naman niya ay mapapalagay din ang loob ni Glenda sa kanya. Matapos nitong mamili ay nagtungo naman sila sa salon. Dito ka na muna, babalikan kita after 1 hour. Bilin niya bago ito ibinilin sa nag-aayos dito. Sandali, saan ka pupunta at bakit ako nandito? Sir Zeus, ayoko. Uuwi na ako. Mas gusto ko pa maglinis. Babalikan na lamang kita. Umalis na siya. Alam kasi ni Zeus na may katagalan ng pag-aayos. Kaya naman tatambay na lang muna siya sa cafe restaurant. Habang naghihintay ng in-order niya ay kausap niya sa messenger ang kanyang kaibigan. At sinabi niyang gabi na sila makakapunta. Naputol na lamang ang tawag niya nang dumating na ang order niya. Samantala, si Glenda naman ay lihim na may galit sa binata. Dahil sa pagdidesisyon nito nang hindi man lang siya tinatanong kung gusto ba niya. Bakit ba kasi pinapaayusan pa siya nito? Para kay Glenda, ayos na ang itsura niya. Wala naman siyang dapat pagandahan. At isa pa, simple lang talaga ang pormahan niya. Ngunit hindi naman masasabing baduy. Tumagal din ng isang oras at kalahati ang pag-ayos sa kanya. Ngalay na nga si Glenda sa matagal na pagkakaupo. Dumating naman na si Zeus at binayaran na ang salon. Bakit ba pinapasalon mo pa ako? Kasalukuyang nasa biyahin na sila pauwi sa mansyon. Ngunit hindi kumikibo si Zeus. Kung ano-anong pinagagawa mo sa akin, nakakainis na. Gusto kong sa bahay lang ako, wala na sanang ganito. Ayaw mo bang mas nakikita ang ganda mo? I mean, maganda ka kahit simple ka. Pero mas maganda ka kung maaayusan. Ayoko! Seryosong sagot niya bago umiwas ng tingin kay Zeus dahil sa naiinis talaga siya. May party tayong pupuntahan mamaya, kaya kailangan mong maging maayos. Pati ba naman sa party isasama mo pa ako? Hindi ako mahilig sa mga ganyan, Zeus. Tsaka may trabaho pa ako. Sasama ka sa ayaw mo man o sa gusto. Seryosong sabi nito kaya natigilan si Glenda. Hindi na siya nagsalita pa. Nakarating sila sa mansyon bandang tanghali na. Agad siyang nagbihis pang bahay bago nagluto para sa pananghalian. Kapag si Zeus ang kasama niya, pakiramdam ni Glenda, napakatagal ng araw. Gustong gusto na niyang mag-day off upang kahit isang araw lang makataka siya kay Zeus na hinahawakan na siya sa leeg. Naghain na si Glenda bago tinawag si Zeus at katulad ng gusto nito ay sinabayan niya itong kumain. Pinagayak na siya ni Zeus bandang alas 5. Ngayon ay hinihintay na lamang niya itong bumaba dahil nagpalit pa ito. Nakailang buntong hininga na si Glenda dahil kahit anong pakiusap niya kay Zeus na wag na siyang isama, hindi ito pumapayag. Hindi naman siya maaaring sumuway dahil may rules sila at natatakot siya sa sinasabi nitong punishment. Kaya't hanggang maaari, sinusunod niya ang binata kahit palabag ito sa kalooban niya. Let's go! Dire-diretsyong lumabas to. Muli niyang isinira ang pinto at ang gate. Tahimik lang sila sa biyahe. Wala naman kasi silang pag-uusapan at isa pa hindi maaaring hindi siya naiinis kapag ito ang kausap niya. Gusto na nga lang niya maging pipi eh. Saan kaya siya maaaring kumuha ng perang ipambabayad kay Zeus? Ito talaga ang iniisip-isip niya. Hindi naman na siya makakahiram pa ng malaking halaga sa mga ibang nagpapautang. Kasalanan to ng irresponsableng kuya niya. Dahil dito ay nasa mahirap siyang sitwasyon ngayon, imbis na nagtatrabaho lamang siya at walang ibang iniisip. Ngayon dalawang bagay nang iniisip niya. Ang perang na utang kay Zeus at ang kalokohan ng kanyang kuya na mukhang ipinagpapatuloy pa rin ito hanggang ngayon. Paano kaya niya makakausap ang kapatid niya nang hindi siya nagagalit? Alam kasi ni Glenda na masisigawan at magagalit lamang siya kapag nakausap niya ito. Nandito na tayo. Naputol ang iniisip ni Glenda nang magsalita si Zeus. Nagpalingali nga siya paglabas niya sa kotse. Sa labas pa lamang, alam niyang social na ang mga taong nasa loob at ang mga bisita. Puro kotseng nakaparada kaya naman nanliliit talaga si Glenda. Just be proud of yourself. Bulong ni Zeus. Walang makakapanakit sa'yo hanggat kasama mo ko. Bilin pa nito. At hindi rin naman talaga siya masasaktan ng kahit na sino. Ano siya? Magpapaape porket hindi siya mayaman? Kahit na mahirap lang siya ay kaya niyang lumaban basta nasa katwiran siya. Hindi ko kailangan dumepende sa'yo. Kaya kong sarili ko, sir.
Stop calling me sir. Call me Zeus. Hindi na niya ito sinagot. Nakasunod lamang siya kay Zeus habang patungo ito sa sinasabi nitong kaibigan. Nang huminto si Zeus ay huminto rin si Glenda sa likod nito. Pre, nandito pala sa Australia. Gusto ko rin daw niyang makita ulit. Antagal na rin daw kasi nung huli kayong nag-meet sa Australia. Nakikinig lang si Glenda. Ah, oo, nagkita nga kami doon, pero matagal na. Anyways, this is... Hindi na pinatapos ni Glenda si Zeus dahil naiihi na siya. Mag-CCR lang muna ako. Paalam niya. Excuse me lang po. Paalam rin niya sa kausap nito. Nais pa sana siyang sundan ni Zeus ngunit nakiusap siya na wag na at hahanapin na lamang ang banyo. Nahihirapan pa nga siya sa sandals na suot niya dahil may kataasan ng takong nito. Nagtanong-tanong lamang siya bago natunto ng banyo. Dahil sa pagmamadali ay may nakabangga siyang babae. Pasensya na ho. Agad niyang hingi ng paumanhin. Hindi naman kalakasan ang pagkakabangga nila. Pero humingi pa rin siya ng tawad kahit na pareha silang may mali. Ano bang matang meron ka? Buisit na babae ito? Pasensya na. Pag-uulit niya dahil baka hindi nito narinig. Alam mo bang mahal tong gown ko? Nilampasan na niya ito kesa naman makipagbangayan pa sa babae. Bastos ka? Ayokong makikita yung mukha mo rito ah. Hindi mo ba alam na kilala ko ang may party dito? Pwede kitang ipatapon sa labas, buisit ka. Sigaw pa nito bago tuluyang lumabas. Inis na pinagpag ni Glenda ang gown na suot niya. Sabi na nga ba't wala talaga siyang amor pumunta sa party na ito. Kaaway lang nahanap niya imbis na kaibigan. Ngunit masyado rin naman kasing matalas ang dila ng babaeng yun. Hindi naman niya sinasadya at pareho silang may kasalanan. Ngunit bakit parang sa kanya lang ito sinisisi? Ang mga tao nga naman. Napailing si Glenda bago lumabas na sa banyo. Maayos pa rin naman ang itsura niya. Fresh pa rin tignan. Ngunit nababagot na talaga siya sa party na ito. Party na puro social na tao at alam niya sa sarili niyang hindi bagay ang kagaya niya rito. Isa lang siyang hamak na kasambahay ni Zeus. Kung bakit ba kasi si dinami-rami nang maaaring nitong isama, siya pang napili nito. Imbis na nagpapahinga na lamang siya sa kanyang silid at walang inaalalang tambak na gawain. Hinanap ni Glenda ang pwesto kung saan niya iniwan si Zeus. Nahanap naman agad niya ito ngunit habang papalapit siya ay may pamilyar na babae siyang nakikita. Ito yung nakabangga niya kanina na nanigawat ng insulto pa sa kanya. Akalain mo nga naman na makikita pa ulit niya ito. Kahit pa hiniling nito na sana, hindi na sila magkita ulit ngayong gabi. Finally, you're here. Guys, this is Glenda. Pakilala ni Zeus sa kanya. Gulat naman ang babaeng nakasagutan niya at hindi nito magawang magsalita. Australia, are you okay? Bakit parang nakakita ka ng multo? Panunokso ng kaibigan ni Zeus habang natatawa. Numiti naman si Glenda. Wala naman sa kanyang bagay na yon. Maaari nilang kalimutan ang nangyari. Kamusta ka, Australia? Nice to meet you. Inabot niya ang kanyang kamay ngunit tinitigan muna ito ni Australia. May problema ba? Si Zeus na ang nagtanong. Ah, wala naman. Ngumiti ito ng pilit sa kanya. Ramdam ni Glenda yon. Nice to meet you too, Glenda. Your gown is nice. Looks so expensive. Komento pa nito. Maiwan na muna namin kayo ni paring Zeus. May pupuntahan lang kami. Dumating na kasing iba pa namin kaibigan. Ayan ng kaibigan ni Zeus kaya mukhang sila na lang ni Estrella ang maiiwan at muling maghaharap. Sinulyapan muna siya ni Zeus na parabang sinusuri nito kung ayos lang ba naiwan siya nito. Tumango naman siya upang hindi na ito magdalawang isip. Wala namang kaso kung iwan siya nito. Mas gusto niyang hindi ito nakikita. Mas tahimik siya. Ngayong sila na lang ni Estrella ay kita niyang hindi nito maalis ang titig nito sa kanya. Ah, alam mo, wala naman sa akin yun eh. Kalimutan na lang natin. Wala namang big deal sa nangyari eh. At hindi ko ugaling mang away. Paliwanag niya kay Estrella. I don't like you. Alam mo, maswerte ka kasi kakilala ka ni Zeus. Ano ka ba niya? Mukhang wala naman kayong relasyon. Ayoko makipagplastikan sa'yo kaya kung inaasahan mong magiging friends tayo, huwag ka na umasa. Pagtataray ni Estrella sa kanya. Natawa siya. Wala kaming relasyon. Sayong sayo na si Zeus. Mukha namang nagsiselos ka eh. Wala rin naman akong balak makipagplastikan, Estrella. Good! Yes, gusto ko si Zeus. Kaya dumistansya ka na. Bilin pa nito bago siya sinabuyan ng wine.
para mahimasmasan ka sa pagiging asyumera mo. Mapang-insultong sabi pa nito bago siya iniwanan. Ilang beses munang nilaw ni Zeus ang dalaga bago tuluyang sumama sa kaibigan niyang si Kevin. Ayaw sana niyang iwan to dahil baka may sabihin pa sa Estrella sa nakaraan nila. Ang totoo, nakikipag-flirt siya kay Estrella noon. Natigil lang ito nang makuha ni Glenda ang kanyang atensyon. Matagal silang hindi nagkita ni Estrella ngunit nagme-message pa rin sa kanya ito upang makipagkita. Ngunit dahil si Glenda nang nais niyang pag-focusan, ay binaliwala na niya si Estrella. Kanina ka pa hindi mapakali pare ah. Takang tanong ni Kevin sa kanya na napansin na rin pala siya. Sa tingin mo ba walang gagawin si Estrella kay Glenda? Hindi ko yata dapat siyang iniwan ah. Nais nang bumalik ni Zeus ngunit pinigilan siya ni Kevin. Pre, ano namang gagawin ni Estrella doon? Wala namang kayong relasyon kaya kumalma ka nga. Tsaka ano mo ba yung babaeng yun? Wala ka namang sinasabi sa amin. Curious pa na tanong nito. She's my property. Seryosong sagot ni Zeus bago napairap. Property? Bakit? Bagay ba siya? Pre, babae yun. Treat her right. Payong kaibigan lang pre. Tinapik siya ni Kevin sa balikat. And that's what I'm doing right now, Kevin. Makukuha ko rin ang loob niya. For sure, magseselos si Estrella. Sabik na sabik pa naman yun sa'yo pre. Ilang beses akong kinukulit ma-invite lang siya rito. Pinagbigyan ko na kasi akala ko nagkikita pa rin kayo. But surprisingly, may iba ka na palang pinupormahan. Natawa pa ito. Ngunit wala sa mood si Zeus sumakay sa kaibigan niya dahil si Glenda pa rin ang inaalala niya. Maiwan na muna kita, babalikan ko lang si Glenda. Paalam niya bago na pairap. Hindi kasi siya mapakali na iwan to. Napataas ang kilay niya nang makitang may lalaking nakalapit kay Glenda. May ginagawa ito sa gown ni Glenda na hindi niya alam kung ano. Ngunit isa lang ang pumasok sa isipan ni Zeus na talaga namang nakapagpabwiset sa kanya. Iniisip niyang pinapormahan to ng lalaki. Don't touch her! Tiimbagang nautos niya bago itinulak ang lalaki. Tinutulungan niya lang ako sa... Hindi niya pinatapos si Glenda. I don't care! Mahirap pang sundin ang sinabi ko na ayokong may lalaking umaaligid sa'yo. You disobeyed me, Glenda! Hinilan niya palabas ng party si Glenda, nagalit na galit. Where did he touch you? Papatayin kong lalaking yun eh. Isang malakas na sampa lang natamo niyang sagot kay Glenda. Isa kang walang hiyang lalaki no? Alam mo ba yon? Nagagalit ka kahit na hindi mo pa naman alam? Napakakapal ng pagmumukha mo, Zeus! Sa tingin mo matutuwa ako sa ginagawa mo? Hindi! Hindi ko gustong ginagawa mo! Kasambahin mo ko, Zeus! At ayaw mo naman pala akong palapitin sa ibang lalaki sinama mo pa ako rito. Para ano? Para ma-insulto lang ako? Pwes, lintik ka! Wala kang kwenta! Sumakay na si Glenda sa kotse habang siya naman ay nahimasmasan sa ginawa niyang pagsigaw kay Glenda. Bad shot na naman siya sa dalaga. Nakuyom ni Zeus ang kanyang kamao bago sinubukan na pakalmahin ang sarili. Glenda, can we talk? Makikinig na ako sa'yo. Padabog na sinara ni Glenda ang pinto ng kanyang silid. Hindi na niya nais pang dagdagan ang sama ng loob niya at ang galit niya kay Zeus na masyadong nag-overact kanina. Kahit na nagmamagandang loob lang naman si Dennis. Nakita kasi nitong nabasa ang gown niya dahil sa pagsaboy ni Estrella sa kanya ng wine. Kaya agad naman tong lumapit at nagmagandang loob na punasan ang nabasang parte sa kanyang gown. Ngunit minasama pa pala ito ni Zeus. Hiyang-hiya talaga siya kay Dennis dahil sa nagmamagandang loob na nga lang to, napasama pa. Nagpalit na si Glenda bago nag-shower. Alas 10 na sila nakauwi at talaga namang inaantok na si Glenda. Ngunit kailangan niya maglinis ng katawan. Matapos mag-shower ay nahiga na siya. Hindi naman basa ang kanyang buhok dahil katawan lang naman ang pinaliguan niya. Nakatitig siya sa kisam at napapailing na lamang sa nangyari kanina. Gusto na sana niyang matulog ngunit hindi siya dinadalaw ng antok. Habang si Zeus naman ay hindi rin makatulog kakaisip kay Glenda. Nakapagsalita agad siya rito kahit na hindi pa naman niya nalalaman ng lahat. Dahil sa galit ay nawala sa kontrol si Zeus. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi magalit kapag may lalaking umaaligid kay Glenda. Pipikit na sana si Zeus nang may nag-text sa kanya. Binasa naman agad niya to ngunit hindi siya nag-reply nang malaman na si Estrella lang pala.
Kinamusta lang nito ang naging experience niya sa party. Sa tingin niya, nais lang nitong makipag-flirt ulit kaya naman, hindi niya ito pinapansin. Nagpatay na lamang siya ng phone bago pinilit na matulog na. Kinabukasan ay naratnan niyang nagluluto na si Glenda ng almusal. Maaga pa rin itong nagising kahit na napagod to sa party. Ayos lang naman kahit hindi ka maagang magising. Wika niya bago tinignan ang niluluto nito. Para kay pa, ano pat naging katulong mo ko, sir? Sarkastikong tanong nito. Ayoko lang na nakukulangan ka sa tulog. Eh kasalanan mo rin naman kung bakit ako kulang sa tulog, hindi ba? At sanay na akong nahihirapan tulad na lang ng ginagawa mo sa akin. Kumuha to ng plato. Kumain ka na sir, busog pa ako. Naghain lang ito bago ako mangaalis ng pigilan niya ito. Ano bang sabi ko? Kailangan kasabay kita palagi. Paalala ni Zeus. Eh ayoko nga, bakit bang kulit mo? Isinandal niya sa lababo si Glenda. Pasensya ka na sa inasal ko kagabi. Nabigla lang ako eh. Hinagka niya si Glenda sa forehead. Sabayan mo na akong kumain. Hindi ako sanay na galit ka sa akin. Hindi ako bata na mauuto mo. Hindi na niya ito pinatapos magsalita. I know. Kaya nga nahihirapan ako eh. Sige na, sabayan mo na ako. Babawi ako sa ginawa kong kahibangan kagabi. Pangako niya bago hinaplos ang buhok ni Glenda. Alam mo na, pakaganda mo kagabi. Kahit na maraming sexy ang dumating, ikaw lang ang babaeng nakikita ko. Pero narealize ko na mas maganda ka pala pag simple ka. Napaiwas si Glenda sa kanya't napaupo. Napangiti naman si Zeus bago nilagyan ng pagkain ng pinggan ni Glenda. Linggo na. Dumating na ang araw na makakalaya si Glenda sa amo niyang napakastrikto at nais siyang hawakan sa leeg. Masaya siyang nagligpit ng higaan bago nag-inat. Kahit day off niya, naisipan pa rin niyang iwanan ng almusal si Zeus, kaya naman ipinagluto muna niya ito. Ngunit hindi siya nagpaabot na gising ito. Nag-iwan na lamang siya ng mensahe gamit ang ballpen at papel. Iniwan niya ang note na ginawa niya sa lamesa sa may kusina. Habang naglalakad si Glenda, ay masayang masaya siya. Makakabanding na naman niya ang kanyang pamilya. Ngunit pumasok sa kanyang isipan ang ginawa ng kanyang kapatid. Sasabihin na ba niya sa magulang niya o sosolohin na lamang niyang problema? Sanay naman si Glenda sa problema, ngunit ayaw naman niyang mamihasa ang kapatid niya. Kapag may lakas na siya ng loob ay kakausapin niya ito. Ngunit sa ngayon, hahayaan na lamang muna niya. Hindi na rin naman ito kayang ibalik ang pera. Ang mahalaga naman, hindi nawawala sa kanilang bahay na pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Isang masiglang ngiti ang ibinalatay ni Glenda sa kanyang mukha nang makapasok siya sa kanilang bahay. Agad naman siyang sinalubong ng ina niyang inaasahan ng pag-uwi niya. Nagluluto ang mga ito ng kalamay na paborito niya, kaya naman mas umaluwalas ang kanyang mukha. Kamusta naman anak? Ayos bang bagong amo mo? Kamusta ang pananatili mo sa mansyon? Sunod-sunod ang tanong ng kanyang ina. Maayos po ko. Huwag po ninyo akong inaalala. Kayo po ba kamusta? Ma, sapat pa po bang ibinigay ko? Sasahod naman na po ako, konting tiis pa. May extra naman ang ama mo. Huwag ka na mag-alala sa gastos. Magtabi ka para sa sarili mo dahil hindi mo naman pinupulot ang pera. Niyakap ni Glenda ang kanyang ina. Kung papipiliin po ako kung sinong magiging pamilya ko at kung ano magiging buhay ko, kayo pa rin pong pipiliin ko, mama. Ayos ka lang ba, anak? Parang may problema ka. Lumapit sa kanyang ama niya at hinaplos ang kanyang buhok. Kapag nahihirapan ka na, magsasabi ka lang kay papa. Gagawa natin ang paraan basta sama-sama tayo. Gustong maiyak ni Glenda ngunit mas lalo lang magtatanong ang mga ito. Kaya pinigilan na lamang niya. Susulitin niyang maghapon kasamang pamilya niya. Gabi na nang magpa siya si Glenda na umuwi. May masasakyan pa naman siyang bus kaya naman nagpaalam na siya. At kahit pa nagpumilit ang ama niya na ihatid siya ay hindi siya pumayag. Ayaw na niyang mapagod pa ito sa paghatid lang kung kaya naman niyang umuwi. Habang binabaybay ang kadiliman ay nakaramdam siya na parang may sumusunod sa kanya. Sa una hindi niya ito pinapansin ngunit kalaunan ay natatakot na rin siya. Palingali nga si Glenda. Alam naman niyang maraming siraulo at lasenggo sa baryo nila. Ngunit sa ulo na niyang pasikot-sikot dito at kilala na rin siya ng iba kaya paniguradong walang sasalbahe sa kanya. Napasigaw si Glenda nang may humawak sa braso niya.
It's me. Nabusesan agad niya si Zeus kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. Buisit ka! Isang malakas na hampas ang iginawad niya sa binata. Halos lumundag ang puso niya nang malamang ito lang palang nakamasid sa kanya at sumusunod. Aatakihin yata ako sa puso dahil sa iyo eh. At least, dahil sa akin. Natatawang sambit nito. Gabi na, di ka na dapat mag-isang naglalakad sa dilim. Mamaya may mga humarang sa iyo dito, makakapatay pa ako. Nakapamunsa ito. Ano bang pinagsasasabi mo? Papansin ka talaga. Pasalamat ka't pinapasahod mo akong ng sapat kung hindi sinusumpa kita. Kahit papano may dahilan bakit kailangan kong manatili. At saka huwag mo nga akong sinusundan. Wala ka bang ibang ginagawa? Para akong preso sa ginagawa mo? Ayaw mo bang sinundo kita? Nag-aalala lang naman ako na baka mapahama ka. Anyway, walang anuman kahit hindi ka nagpasalamat. Inirapan siya nito. Ako nang magbibitbit sa bag mo. Inagaw ito ni Zeus sa kanya. Akin na yung bag ko. Mamaya isipin mo pang inaabuso kita. Wala akong iisipin na ganun, kaya relax ka lang. Ngumiti ito sa kanya kaya hinayaan na lamang niya. Mag-holding hands tayo, baka matapilok ka o matalisod. Kinuha ni Zeus ang kamay niya. Napakunot naman ang noon ni Glenda. Ano namang kinalaman ng kamay ko sa paa ko? At kung matalisod ako, hindi ko naman ikamamatay yon. Pambabasag niya sa binata. Bitawan mo nga yung kamay ko. Utos niya ngunit ayaw nitong sundin. Tsaka mukhang wala itong dalang sasakyan. Talagang nag-abala pa ito na masundan lang siya. Napabuntong hininga na lang si Glenda. Nasa madilim na parte na rin sila palabas na sa highway. May ilaw naman kahit papaano pero masasabing madilim talaga sa nilalakaran nila. Humigpit ang hawak ni Zeus sa kamay niya ng may dalawang lalaki na bigla na lang sumulpot at humarang sa dapat na daraanan nila. Inilagay siya ni Zeus sa banda sa likod nito. Natakot na rin tuloy siya dahil mukhang nakain ng mga dalawang lalaki. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka na! Bili ni Zeus sa kanya. Baka naman hindi sila. Hindi siya nito pinatapos. Mas mabuting maging alerto kaysa maging ang-angahan. Tumango siya. Walang masasaktan kung magiging mabait kayo. Ang isang lalaking nagsalita. May inilabas tong kutsilyo. What do you want? Kung pera lang naman pwede ko kayong bigyan. Si Zeus ang sumagot. Pera! At yung babaeng kasama mo. Natatawang sagot ng lalaki na nakapagpanginig kay Glenda. Ayan ang hindi pwede. Sumeryoso si Zeus. Daraan muna kayo sa bangkay ko mga sira ulo. Pwede sige. Sumugod ang dalawang lalaki kay Zeus habang si Glenda nanginginig na tumawag sa pulis. Hindi siya maaring tumakbo dahil may iwan si Zeus. Kargo niyang binata at hindi rin kaya ng konsensya niya. Napabayaan to. Takbo na! Tumakbo ka na! Sigaw ni Zeus na nahihirapan dahil dalawang kinakalaban nito. Nahawakan ng isa si Zeus at pinagbubugbog. Nanlaki ang mga mata ni Glenda at napasigaw nang makitang sinaksak si Zeus. Zeus! Diyos ko po! Agad namang tumakbo ang dalawa nang makarinig ng pulis mobile. Bakit ba kasi pinuntahan mo pa ako? Eh paano kung hindi? Eh di, napahama ka na. Sapon ni Zeus ang tagiliran nito. Mabubuhay naman ako. Huwag ka nang umiyak. Umirap si Glenda. Umiiyak ba ako? Napuwing lang ako, no? Inis na sagot niya bago inirapan ang binata. Naidala naman agad si Zeus sa ospital. Natatawa nga siya dahil kahit papano, nag-aalala pala sa kanyang dalaga. Kung maaari nga lang na magpasaksak siya palagi para palagi din itong mag-aalala sa kanya. Kumain ka na. Naupo sa tabi ng kama si Glenda. Sa susunod, huwag mong isusugal ang buhay mo sa akin. Ayokong mag-alala pang parents mo kapag nalaman nilang napahama ka dahil sa pagsunod-sunod mo sa akin. Hey, ayos lang ako. Huwag ka nang malungkot. Gusto kong masundo ka dahil gabi na. Alam mo, mabuti na lang at sinundan kita. Kung hindi baka ikaw ang may gripo sa tagiliran. Pagbibiru pa ni Zeus. Ewan ko sa'yo. Napailing na lamang to. Zeus, maaari ka na daw umuwi bukas. Pero ngayon, oobserbahan ka pa. Bukas na tayo makakauwi. Tsaka ayos na yung bills mo para lalabas na lang tayo bukas. Paliwanag pa ni Glenda sa kanya na ikinangiti niya. Salamat sa pag-alaga sa akin ha.
Sana Glenda, hindi na masama ang loob mo sa akin. Hinawa kanya ang kamay ng dalaga. Pasensya ka na kung nasigawan kita. Hindi na mauulit. Sanay na ako, huwag mo nang isipin pang bagay na yon. Salamat sa pagsubaybay mo sa akin dahil hindi ako napahamak. Iniligtas mo ko. Hindi na ako galit dahil nakabawi ka na. Sagot ni Glenda na ikinaaliwalas ang mukha ni Zeus. Mukhang nagiging good shot na siya sa dalaga. Pag nakarecover na ako, ililibre kita sa restaurant na gusto kong kinakainan. Masarap ang pagkain doon kaya talaga mabubusog ka. Ayokong pabayaan ang trabaho ko at sana ganun ka rin. Gusto kong mag-focus sa trabaho, Zeus. Kaya naman iba na lang ang isama mo. Si Estrella, gustong gusto kanyang makasama. Isama mo siya. Nawala ang ngiti ni Zeus dahil sa pinagtutulakan siya ni Glenda sa babaeng yon. Hindi ko gusto si Estrella. Wala akong balak na i-date ang babaeng yon. Ikaw ang inaaya kong kumain sa labas at hindi siya. Kaya huwag mo na sana siyang banggitin pa. May limitasyon ako at ayokong lumagpas doon. Iba na lang ang isama mo, wag na lang ako. Naiintindihan niyang wala pa rin tiwala si Glenda sa kanya. Ngunit hindi siya titigil. Hindi niya susukuan ang dalagang matagal na niyang hinihintay na makasama. Pre! Bigla na lamang pumasok ang kaibigan niya at kasunod nito si Estrella. Di mo naman sinabi agad na nasa ospital ka. Mabuti na lang at nasagot agad ni Glenda ang tawag ko sa phone mo at nasabi niya, maging si Estrella nag-alala sa'yo. Hindi ba kayo marunong kumatok? Napairap si Zeus. I'm fine, buhay na buhay ako. Thanks to Glenda. Hindi niya ako pinabayaan. Zeus, kamusta ka? Sobrang nag-alala ako. Hinagkan siya ni Estrella bigla sa forehead. Willing ako magbantay sa'yo, nandito na ako. May nagbabantay na... Hindi siya nakatapos ng magsalita na si Glenda. Kung gusto mong mag-volunteer na magbantay pabor sa akin, Estrella, marami rin kasi akong trabahong naiwan sa mansyon. No, ikaw ang gusto ko magbantay. Walang emosyong wika ni Zeus. Pupwede naman ako eh, sabat ni Estrella. Salamat, Glenda. Kaya lang, ayaw niya eh. Gumiti si Glenda kay Estrella na parang nangaasar. Kung iniisip ni Zeus na kaya niya tinanggihan na magbantay si Estrella ay dahil may pagtingin na siya kay Zeus, nagkakamali ito. Ayaw lang naman niyang inaapi siya ni Estrella. At bilang ganti ay paggagalitin pa niya ito dahil alam niyang patay na patay ito kay Zeus. Gusto ko lang naman nabantayan ka at alagaan. Maktol ni Estrella habang si Glenda ay nagbabalat ng mansanas at nakikinig sa rant nito. Masama bang mag-alaga sa'yo, Zeus? Kahit papaano may pinagsamahan naman tayo. At kahit bilang kaibigan mo na lang, hayaan mo sana akong alagaan ka. May nag-aalaga na nga sa akin. Sagot ni Zeus na ikinatawa ni Glenda. Anong nakakatawa? Pasimpleng tanong ni Estrella sa kanya. May nakakatawa ba, Glenda? At oo nga pala, hindi ko pa naitatanong. Ano ka ba ni Zeus? Bumaling si Estrella kay Zeus. Hinintay niyang magsalita si Zeus ngunit nakatingin din sa kanya ito na parabang iniisip kung anong sasabihin. Para hindi ka na mahirapan, Zeus, amo ko siya, Estrella. At oo, katulong ako. She's not. She's my... Hindi nakapagsalita na si Zeus. A maid? Gosh, all this time akala ko talaga. Pagak na tumawa si Estrella habang nagpapaypay pa sa sarili. Bakit ganyan naman umasta ang katulong mo? Igpain jowa? At bakit ganyan ka makipag-usap sa amo mo? Know your place naman, please lang. Kaya pala kakaiba pakiramdam ko sa'yo eh. Lumabas ka na. Utos ni Zeus kay Estrella. Okay, sige. Siguro dadalawin na lamang kita sa mansyon. See you tomorrow, Zeus. Inirapan muna siya ni Estrella ng palihim. Ngunit binaliwala niya lang yon. Bakit mo naman sinabing katulong ka? Masuyo siyang tinitignan ni Zeus. At bakit naman hindi? Wala naman akong ibang sasabihin eh. Totoo naman nakatulong mo ko. Huwag na tayong maglokohan dito. Look, kaya ako lang naman hindi agad nasagot si Estrella kasi iniisip ko kung anong sasabihin ko. Ayoko lang naman na magalit ka na naman sa akin. Ang akala niya kasi, ikinahihiya nito na isang katulong ang isinama nito sa party. Ituring mo akong katulong dahil iyon ang naaayon. Eh paano kung ayaw ko? Higit pa sa iniisip mong turing ko sa'yo, Glenda. Kung alam mo lang. Lumikot ang mata ni Glenda at napaiwas ang tingin. Napakatigas ng puso mo sa akin. Bakit ba hindi? Eh ginigipit mo ko.
Hindi magbabago ang tingin ko sa'yo, Zeus. Inilapag niya sa side table ang mansanas na nasa mangkok. Akmang palabas na sana siya nang magsalita pa si Zeus. Naiisip mo man lang ba na kaya ko yung ginawa? Dahil sa iyon lamang ang alam kong paraan para magstay ka. Hindi, trabaho ang nasa isip ko. Napakabuti ng magulang mo sa akin, Zeus. At hindi ko inaasahan na ganito pala ang ugali ng anak nila. Paipwersahin ka hanggang sa makuhang gusto. Kahit na anong sabihin mo, hindi ka na mawawala sa akin. Seryosong sagot nito kaya napailing na lamang si Glenda at tuluyang lumabas. Ano bang gusto sa kanya ni Zeus? Katawan ba niya o gusto lang nitong mapaglalaruan siya? Kung aamin lang sana ito at hindi ganitong estilong ginagamit nito ay baka maunawaan pa niyang binata. Pero sa ginagawa nito, mas lalo lang siyang lumalayo. Nakalabas na si Zeus ng ospital ngunit kailangan pa nitong magpahinga dahil hindi pa magaling ang tinamo nitong sugat. Hindi siya nito kinikibon na ayos lang naman sa kanya. Ngunit mukhang dinamdam nito ang sinabi niya. Hindi rin ito naguutos sa kanya. Kakain na. Alok niya nang makapaghain na. Kagabi ka pa hindi magana kumain ah. Wala akong gana. Matamlay nitong sagot bago sana babalik sa sala nang pigilan siya nito. Kumain ka na pakiusap dahil iinom ka pa ng gamot. Ayoko. Gusto mo bang subuan pa kita? Napangiti ito. Magandang ideya yan. O sige, subuan mo ko. Asa ka? Ano ka ba? Bata na kailangan. Hindi na ituloy ni Glenda ang sinasabi niya nang sumimangot ulit si Zeus bago nagsalita. Wala na akong ganang kumain. O sige na, maupo ka na, Zeus. Dami mong arting lalaki ka. Naiinis na bulong ni Glenda bago sinubuan ang binata. Habang sinusubuan niya ito, ay magana itong kumain. Natawa pa nga siya dahil agad nitong nauubos ang pagkain. Alam mo, para kang papi sa itsura mo. Natatawang komento pa niya bago hinaplos ang buhok ni Zeus. Ang loko, nagustuhan naman at isinandal pa ang ulo nito sa balikat niya. Ang sarap mong mag-alaga. Kahit na palagi ako masaksak, ayos lang. Basta ikaw nurse ko. Napangiwi si Glenda. Saksakin ko kaya yung lalamunan mo, no? Kumain ka na ng kumain para makabawi ka na ng lakas. Maraming trabaho naghihintay sa'yo. Masusunod, master. Zeus, may hiling sana ako. Nilakasan ni Glenda ang loob niya. Ano ba yun? Gagawin ko basta kaya ko. Pwede bang kamustahin ko ang parents mo? Wala akong ibang sasabihin. Gusto ko lang makausap sila. Pakiusap niya. Ang akala ni Glenda ay sisigawan na naman siya ni Zeus pero ngumiti lang ito bago sumagot. Sige, maaari mo silang tawagan. Hindi makapaniwala si Glenda na pinayagan siya ni Zeus. Tuwang-tuwa siya kaya naman sunod-sunod niya ang subo kay Zeus. Glenda, baka mabulunan ako sa ginagawa mo. Pasensya na, natuwa lang ako. Napakamot sa batok si Glenda. Nga pala sa Sunday, baka gusto mong sumaglit sa bahay. Birthday kasi ni Papa eh, at may konting handa lang naman. Kung gusto mo maaari kang sumaglit, makakain man lang. Ayos lang ba? Nasabi mo na ba sa kuya mo na, alam mo na? Eh hindi pa nga eh. Hahayaan ko na lang muna, wala naman ako magagawa kahit magalit pa ako sa kanya. Ayoko na lang na malamang nagsasabong pa rin siya. Glenda, tinitigan siya ni Zeus. Wala naman sa akin ang 200,000 piso. Kaya kong kalimutan yun, maging maayos lang tayo. Ang gusto ko lang naman eh, manatili ka sa akin. Hindi kumibo si Glenda. Ayaw niyang magtiwala basta-basta kay Zeus. Ang tiwala pinaghihirapan at hindi nakukuha lang ng bigla. Sana maintindihan mo na pinaghihirapan ng tiwala at hindi ko pa maibibigay yun sa'yo. Ayos lang, naiintindihan ko. Nakangiti pa rin si Zeus sa kanya. Matapos kumain ni Zeus ay nagligpit na siya ng kinainan. Habang naguhugas ay iniisip niya mga sinabi ni Zeus sa kanya. Kahit na simpleng pag-iimbita lang ni Glenda yon, ay hindi maipaliwanag ni Zeus ang sayang na darama niya. Naisipan niyang tignan si Glenda kung ano bang ginagawa nito. Bumaba siya at inabutan itong nasa harapan, nagdidilig ng mga halaman. Tama na yan, baka masyado ka namang mapagod. Saway niya sa dalaga. Pumasok ka na sa loob, mainit oh. Sigaw naman ito. Kinikilig na nanatili sa kinatatayuan si Zeus. Nag-aalala siya sa akin. Bulong pa ni Zeus.
Para ba siyang teenager na nagpapapansin sa kanyang ultimate crush? Inis na lumapit sa kanya si Glenda. Sabi ko, sa loob ka na. Feeling malakas ka na. Hindi pa nga magaling yung sugat mo. Saway pa nito na mas ikinangiti niya. Eh, gusto kitang pagmasdan eh. Simpleng sagot niya. Napabuntong hininga si Glenda dahil makulit si Zeus. Para pumasok ito ay pumasok na rin siya. Labas tayo. Nakangiting aya pa ni Zeus. Tigilan mo ko at marami pa akong gagawin. Sige na. Pamimilit nito. Ngunit bago pa man siya makasagot, ay may nag-doorbell na. Kaya agad niya itong tinignan. Paglabas niya ay nakita niya si Estrella. Naiinip pa ito habang naghihintay. Hey! Bagay na bagay sa iyong pagiging katulong ah. Stay what you are, Glenda. Nakakatuwang tignan. Mapang-insulto itong tumawa. Bagay din sa iyo yung ugali mo. Swak dyan sa mukha mo. Ginaya niyang tawa nito. Alam mo, pasalamat ka, I need to be nice. Kasi naman baka isipin ni Zeus na inaaway kita. Sige na, ipaghain mo na kami ni Zeus tapos maglinis ka na, okay? Si Zeus ang amo ko at hindi ikaw. Kaya maghain ka mag-isa mo. Tinalikuran na niya si Estrella at pumasok na sa loob. Sinong bisita? Tanong ni Zeus nang makapasok siya. Ngunit hindi siya sumagot. Hinintay na lamang niyang pumasok si Estrella na todo kolorete at nakasexy backless dress pa na akala mo'y pupunta sa isang party. Zeus, it's me! Kamusta ka na? May dala pala ako for you. Tsaka ito, may binili pa ako galing patong. Hindi ito pinatapos magsalita ni Zeus. Ano bang ginagawa mo? Di ka na dapat nag-abala pa. Ayos na ako, Estrella. At nandito naman si Glenda. Napasulyap sa kanya si Zeus. Magaling na nurse si Glenda. Are you for real? Natawa si Estrella. Maid kasi si Glenda at hindi nurse. Maglilinis na ang maid. Naiiling na paalam ni Glenda sa dalawa. Glenda, stay. Pigil ni Zeus sa kanya. Estrella, kung pupunta ka lang dito para sa gulo, umalis ka na. Oh, no! Pakunwari pa itong nagulat. Wala naman akong ibig sabihin doon. Okay, pasensya ka na Glenda kung offend ka. Pero hindi ka dapat magalit kasi marangal na trabaho ang pagiging katulong. Oo naman, Estrella. Wala akong sama ng loob. Alam mo kasi, trabaho kong walisin ang mga kalat dito sa mansyon. Tsaka yung mga plastic na umaaligid-aligid, kailangan alisin ka agad. Iniwan na niya ang dalawa. Habang naglilinis ay naririnig ni Glenda ang boses ni Estrella na tumatawa. Para itong bruha kaya naiirita siya. Panay ang irap niya habang nagmamap. Bandang hapon ay dinala niya ng meriendang dalawa. Napapasulyap sa kanya si Zeus, ngunit hindi niya ito pinapansin. Glenda, magmerienda ka na, baka gutom ka na. Napakabait mo naman sa katulong mo. Alam mo, ang sarap mo naman maging amo. Nakakailan ito si Estrella. Mukhang oras na para gumante. Nagugutom na nga ako, Zeus eh. Ay, nahihilo ako, Zeus. Agad na tumayo si Zeus at inalalayan siya. Napayakap siya kay Zeus bago palihim na umiti kay Estrella na kulang na lang, umusok ang ilong. Gustong matawan ni Glenda dahil buisit na si Estrella. Pinaupo muna siya ni Zeus bago pinagmerienda. Hindi siya nito iniiwan kaya naman na itsyapwera na si Estrella. Pakiramdam ko ayos na ako. Bika niya bagong umiti kay Zeus. Salamat Zeus, napakabuti mo talagang amo. Don't say that, saway ni Zeus. Bakit? Totoo naman amo ka niya. Napairap si Estrella. At saka feeling ko nag-iinartay lang si Glenda kasi gusto lang niyang... Zeus, nahihilo na naman ako. Gusto ko magpahinga sa kama. Umarte pa si Glenda kaya naman nanlaki ang mata ni Estrella. Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Nag-aalala na talaga si Zeus na walang kaalam-alam na iniinis lang niya si Estrella. Mas maganda kung sa ospital na lang para masuri kung nagsisinungaling bang babaeng yan. Shut up, Estrella! Hindi ka nakakatulong, kanina ka pa eh. Napahiya ito kaya naman mas natuwa si Glenda. Zeus, gusto ko sana sa kama mo muna magpahinga. What? No! Zeus, wag kang papayag. Alam mong nag-iinerte lang ang buwisit na yan. Estrella, labas!
Hindi ka na nakakatulong at hindi kita kailangan. Lumabas ka na! Sigaw ni Zeus bago siya kinarga. Seryosong aura ni Zeus kaya naman nahirapan na si Glenda kung papaanong sasabihin kay Zeus na pinagtitripan lamang niya si Estrella. Ipinasok siya nito sa silid nito. Kinakabahan talaga siya. Napalunok siyang sunod-sunod habang pinagmamasda ng silid nito. Ayokong iniinsulto ka niya. Huwag mo na siyang hahayaan na makapasok pa rito. Bilin pa ni Zeus bago ito tumalikod para sana lumabas. Ngunit natigilan to sa paghakbang at muling humarap sa kanya. Humiga siya bigla dahil nakatitig ito. Pinilit niyang tumitig sa kisame upang mawalang atensyon kay Zeus. Mali nga yata ang ginawa niya. Ngayon, kailangan niyang panindigan na totoong nahihilo siya. Main nakalimutan ako. Bigla na lamang itong umibabaw sa kanya. Glenda, bakit? Kinakabahang tanong niya habang iwas ang tingin kay Zeus. Look at me. Madahan niya itong tinignan. May problema ba? May dumi ba ako sa mukha at ganyang kakalapit? Huwag kang magsiselos kay Estrella. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Hinagkan siya ni Zeus sa labi. Hindi gumalaw si Glenda dahil gulat na gulat siya. Ngunit huminto si Zeus at hinaplos ang buhok niya. Gusto kita, Glenda. Para lang alam mo, hindi ako interesado sa iba kung hindi sa'yo lang. Kalimutan mo ang utang na sinasabi ko. Wala na yun sa akin at hindi na rin kita sasakalin. Gusto ko lang ipalagay mo ang loob mo sa akin. Matapos nitong magsalita ay umalis na ito sa ibabaw niya. Naiwan pang bango nito sa damit niya. Nakagalaw lang si Glenda nang lumabas na si Zeus. Sa sobrang paggulong-gulong niya ay gumulong din siya pababa sa kama at kumalabog. Napadaing si Glenda. Napakaharot kasi. Bulong pa niya bago napailing-iling. Gusto na sana niyang lumabas pero naisip niyang inaakala pala ni Zeus na nahihilo siya. Kaya naman nahiga na lamang si Glenda. Nakatulog siya. Nagulat na lamang siya dahil gabi na nang magising siya. Nagmamadali siyang bumaba patungo sa kusina dahil hindi pa siya nakakapagluto. Ngunit natigilan siya nang maabutan si Zeus na nagluluto. Mabuti naman, gising ka na. Maupo ka na at maluluto na ito. Ako dapat ang magluluto, sana ginising mo na lang ako. Kukusot-kusot pa si Glenda ng mga mata niya. Siyempre, nagpa-practice na ako. Natatawang sabi pa nito. Anong practice at saan? Curious na tanong niya. Bilang asawa mo. Baliw. Napailing na lamang siya. Pinaghain siya ni Zeus at sabay na silang kumain. Ayoko mamamayat ka kaya kumain ka lang. Hindi naman ako nagpapagutom dahil wala naman sa iyong kaldero. Pasimpleng pambabara niya rito. Good. Masaya akong malaman na masigla ka. Zeus, seryosong tanong. Tumingin ito sa kanya. Ano yun? Bakit ako? Ang daming babaeng maaaring makakuha ng atensyon mo. Kaya bakit ako? Dahil hindi naman sila ikaw. Sagot nito bago patuloy na kumakain. Maraming mas maganda, mas mabait, mas mataas ang pinag-aralan at mayaman. Huwag mong minamaliit ang sarili mo. Kahit na sila pang pinakamayaman sa lahat, wala akong pake. Ikaw lang ang nakikita ng mga mata ko, Glenda. Gumitoy si Zeus sa kanya. Huwag ka na mag-isip. Nakapagtiis ako ng ilang taon ngayon pa ba? Glenda, handa akong magtiis at maghihintay kung kailan mo ako pagkakatiwalaan. Gumiti si Glenda ngunit ayaw muna niyang bigyan ng motibo si Zeus dahil baka isipin nito na okay na sila. Mabilis naman na lumipas sa mga araw at dumating na ang kaarawan ng kanyang ama. Umaga pa lang ay pumunta na sila ni Zeus. Nais nitong sumama na sa kanya upang makilala nito ang kanyang magulang. Sinabi naman niya na maaaring pumunta na lang si Zeus kapag luto na, ngunit ayaw nito. Sinabihan rin niya na maaari itong mapainom dahil kapag ganitong may handaan, ay hindi nawawala ang inuman. Ngunit sinabi nito na ayos lang, kahit ano pang ganap. Kasalukuyang nakikipagkwentuhan si Glenda sa ina nito, habang siya at ang ama nito ay magkaharap sa inuman. Maaga siya nitong inaya dahil ganun din naman daw ang patutunguhan. Malalasing lang din sila. Ngunit ayaw labagin ni Zeus ang bili ni Glenda. Sinabi nitong huwag siyang maglalasing dahil sa magmamaneho pa siya. Natatawa na nga lang siya dahil kailan lang
Ang dalagang hindi niya pinapalabag. Ngunit ngayon siya na itong takot labagin si Glenda. Alam mo kasi sir, mabait naman ang anak ko. Zeus na lang po, wag na pong sir. Abay ganun ba? Eh bakit naman? Amo ka ni Glenda hindi ba? Nakakahiya naman nakausapin lang kita na para bang kapitbahay ko. Natatawa pa ito. Alam mo, kilala ko na mabait ang magulang mo. Kaya palagay ko'y mabait ka rin. Ah, hindi naman ho. Nahihiyang sagot ni Zeus. Ang totoo, may aaminin ho sana ako. Uminom muna si Zeus bago muling nagsalita. Mas maganda nang hindi pa sila lasing at mas magandang ang ama nito ang una niyang pagpapaalamanan. Gusto ko po si Glenda. Tinapangan ni Zeus ang kanyang loob. Matagal ko na po siyang gusto eh. Alam na ba ito ng anak ko? Maging ang ama nito ay hindi makapaniwala. Opo, pero hindi pa po panatag ang loob niya sa akin. Pero ginagawa ko pong lahat. Nais ko lang pong ipaalam sa inyo na gusto ko siya. Siya lang po ang babaeng nais kong pakasalan at makasama. Masarap pala sa pakiramdam na umamin. Gumaan ang pakiramdam ni Zeus. Lalo pa nang ngumiti ang ama ni Glenda. Busy si Glenda sa pagtulong sa kanyang ina. Pansin niyang hindi pa umuwi ang kanyang kuya. Sabi naman ng kanyang ina ay baka nasa barkada lang ito. Mama, birthday ni Papa pero wala pa rin si kuya. Ano ba naman ang ginagawa niya? Ngayon na nga lang tayo magkakasama-sama, wala pa. Naiiling niyang sabi. Anak, ang kuya mo kasi hindi namin masyadong nakakausap. Para bang umiiwas ito simula nang malaman niyang amo mo si Zeus? Alam ni Glenda kung bakit. Dahil natatakot ang kapatid niya na malaman niyang ginawa nitong kabulastugan. Baka naman na humay pupuntahan lang talaga. Gusto ko nga po siyang makausap ngunit tinataon naman niyang hindi umuwi kapag nandito ako. Alam mo naman mama na ayokong ipinapaalam pa po kay papa kasi baka atakihin lamang po sa puso si papa. Palagi pa naman silang mag-aaway ni kuya. Paliwanag ni Glenda sa ina. Anak, maiba nga tayo? Ito bang si Zeus ay close na sa iyo? Masinsinan kasi yung pag-uusap nila ng ama mo kanina pa. Tsaka iba ang tingin niya sa iyo. Ayaw sanang aminin ni Glenda ngunit mukhang dapat lang na malaman ng ina niya ang ginagawa ni Zeus na panunuyo sa kanya. Ma, si Zeus po kasi gusto ako. Simula po na umuwi siya nagpapahiwatig na siya. Nung una nga po ibang iniisip kong dahilan na baka ginagawa lang niya yon dahil gusto niya ako makuha. Pero nitong mga nakaraan po ay nararamdaman kong seryoso naman po siya. Ang ibig sabihin ba eh, nagkakaunawaan na kayong dalawa? May pag-asa ba siya sa'yo? Kinikilig ang kanyang ina. Siguro po, pero sa ngayon, hinahayaan ko po muna siya. Mas mabuti pong makasigurado bago bumigay, hindi ba? Kasi kung talagang totoo siya, magagawa niya maghintay na maging handa ako. At sa tingin ko naman mama, handa na po ko. Mabait naman po pala siya, sadyang seloso lang talaga. Alam mo, wala namang kaming tutol sa desisyon mo anak. Nasa tamang edad ka na para magdesisyon. Sana lang ay huwag kanyang sasaktan. Kung sa babae lang ay mukhang malabo na yon ang maging dahilan. Ang inaalala lang talaga ni Glenda ay ang issue tungkol sa kuya niya. Baka ito ang makasira sa maganda nilang pagtitinginan. Itago man kasi ni Glenda ang totoo ay lumalabas na kinikilig talaga siya sa ginagawa ni Zeus. Nandiyan na pala ang kuya mo. Napasulyap siya sa kapatid niyang kapapasok lang sa kusina. Hindi ito makatingin sa kanya sapagkat bumati naman to. Pasensya na, ngayon lang ako. Kamusta ka naman Glenda? Ayos naman kuya. Hindi siya nagpahalata. Mabuti naman, sige na una na ako. Napakunot ang noon niya. Aalis ka na kuya? Birthday ni papa, magstay ka naman muna. At isa pa, saan ka ba pupunta? May laban ng manok ko. Manok na naman? Kuya, hindi ka ba tumitigil sa pagsasabong mo? O yan naman pake mo. Tigilan mo nga ako, Glenda. Hindi ko hinihingi sa iyong pinagsasabong ko. Sigaw ng kapatid niya na ikinaluhan ni Glenda. Hindi kita sinisigawan. Maayos kitang kinakausap. Sa tingin ko kailangan ng malaman nila mama ang kabalbalan mo. Palibasa, malakas ang loob mo kasi nilandi mo ng boss mo. Nanlaki ang mga mata ni Glenda at agad na sinampal ang kanyang kuya. Ang kapal na mukha mo.
Agad namang tumabi sa kanya si Zeus at pinapakalma siya. Bakit ba kayo nag-aaway, ha? Birthday pa naman ang papa ninyo. Lumuluha ang kanyang ina. Mayabang ka, Glenda. Babayaran ko yan, huwag kang mag-alala. Pwisit, palibhasa, mukhang nagliligawan na kayo. Kaya pinagkakaisahan niyo ko. Kalimutan mo na yun, Zeus. Ayan naman ang kapatid ko eh. Ano bang sinasabi mo? Ang ama ni Glenda ay nakialam na. Aminin mo na, Zeus, na pinautang mo ko tapos sinabi mo na kapatid ko magiging kapalit kapag hindi ako tumupad, hindi ba? Anong ibig sabihin nito? Masama ang titig ng ama ni Glenda kay Zeus. Magpapaliwanag po ako. Hindi na po yun ang intensyon ko. Glenda, maniwala ka sa akin. Pa, ipapaliwanag ko po pero bagong lahat, gusto kong malaman nyo na sinanla ni Kuya ang bahay natin. Dahil natalo siya sa sabong, kaya siya nakahiram kay Zeus. Magaang mata ni Glenda kakaiyak. Pinaalis ng kanyang ama si Zeus kahit na hindi pa ito nakakapagpaliwanag. Habang silang magpapamilya, ay magkakaharap ngayon at walang imikan. Nagdesisyon ang ama niya na mag-usap-usap sila. Ngunit wala namang nagsasalita o gustong mauna. Bilang akong haligi ng tahanan, sige, ako mauuna. Matalim ang tingin ng ama niya sa kanyang kuya. Pasalamat ka at nakikita pa kita bilang anak ko. Dahil kung hindi baka nabugbog na kita. Ngayon ipaliwanag mo sa akin ang ginawa mo. Wala ho akong kailangang ipaliwanag. Narinig ninyo na lahat kay Glenda na natalo ako sa sabong. Totoo. Natalo ako at naisip kong paraan para hindi mawalang bahay, mangutang. 200,000 pisong utang ko sa amo ni Glenda. Mabilis lang akong nakautang dahil pakay niya si Glenda. Nais niyang mapas sa kanya si Glenda. Buisit ka! Huwag mong gawing dahilan ng pakay ni Zeus. Aminin mo ginawa mo at patuloy na ginagawa mo. Ang kapal na mukha mo kuya sa totoo lang eh. Pinahid ni Glenda ang luha niya. Bakit mo kailangang magsalita ng ganyan sa akin? Ikaw ang may kasalanan dito ah. At oo, may kasalanan din si Zeus. Pero hindi na ganun ang intensyon niya. Naniniwala ako sa kanya. Pero sa'yo, wala na akong tiwala. Ikaw pa mismo ang kapatid ko nagsangkalan sa akin. Paano kung masamang tao siya? Paano mo nagawang lokohin kami? Eh bakit? Masaya ka naman sa kanya. Ayan nga oh, nagkagustuhan pa kayo. Kwinelyuhan ng kanyang ama ang kapatid niya. Bastos ka talagang manalita. Pati kapatid mo, pinahihirapan mo. Napayuko ang kanyang kapatid. Narinig na lamang nila na umiiyak na to. Patawarin niyo ako. Hindi ko na kasi alam kung paano ko aayusin ang ginawa ko. Sana mapatawad niyo ako. Lalo ka na, Glenda. Ako pa man din ang panganay. Hindi naman matiis ni Glenda ang kanyang kapatid. Niyakap niya ito. Kuya, pamilya mo kami. At kung nakagawa ka ng kasalanan, kami pa rin ang dapat mong lapitan. Hindi ka namin pababayaan. Nagkausap na sila magkakapatid. Maging sa magulang niya ay naging maayos ng lahat. Ngunit si Zeus ang inaalala niya ngayon. Sa galit kasi ng ama niya ay pinalayas nito si Zeus. Nakaupo lang si Zeus sa couch. Wala siyang nais na gawin. Ngayong alam na ng ama ni Glenda ay mukhang mahihirapan na siya. Nagiring ang phone niya kaya naman natigilan siya sa malalim na pag-iisip. Sinagot niya ang tawag ng kanyang ina. Hello ma'am? Matamlay ang boses niya. May problema ba? Bakit parang pakiramdam ko may problema ka anak? Hindi na napigilan ni Zeus ang maluha. Galit sa akin ang pamilya niya. Pakiramdam ko ilalayo na nila sa akin si Glenda. Sobrang sama ba ng ginawa ko, ma'am? Gusto ko lang naman na makasama ang babaeng matagal ko nang minamahal. Simula nang ipakilala mo siya sa akin, naging interesado na ako sa kanya. Ma'am, she's my life. She's the one that I want. Baka naman may pag-asa ka pa sa kanya. Pabayaan mo muna si Glenda mag-isip. Sa ngayon, magulo pang sitwasyon nila. Natural lang naman na magalit ang ama niya anak. Yun ay reaksyon ng isang ama. At ang dapat mong gawin, irespeto ang magiging desisyon nila. Wala na ba talaga? Kailangan ko na ba talagang tanggapin na wala na akong pag-asa sa kanya? Ito ang katanungan ni Zeus sa kanyang isipan.
Hindi matawagan ni Glenda si Zeus kagabi pa. Hindi pa naman niya maiwan ang kanyang ina dahil nakiusap ito na huwag na muna siyang umuwi. Nais sana niyang ipaalam kay Zeus at upang makausap na rin si Zeus ngunit wala itong sagot. Kanina ka pang tulala dyan. Pansin ng kanyang ina habang nagagayat ito ng labong na ulam nila. Ma, hindi po kasi sumasagot si Zeus eh. Mama, sa tingin mo sawa na siya? Sumuko na kaya yung isang yun? Muli siyang napabuntong hininga. Baka naman busy lang. Alam mo, maiintindihan naman niya siguro ang galit ng ama mo. Sabi naman kasi niya kahit anong mangyari. Hindi na nagpatuloy si Glenda sa sinasabi niya nang humahangos na pumasok sa bahay ang kanyang kapatid. Glenda, wala na si Zeus sa mansyon. Mukhang umalis na. Sabi nung nakakita patungo rito sa airport at balak nang bumalik sa ibang bansa upang doon naman nirahan. Ha? Bakit parang ang bilis naman? Hindi pa kami nagkakausap ni Zeus ha? Tsaka hindi ako naniniwala na kaya niya umalis kagad. Alam mo, ginagawa ko lang to para makabawi sa ginawa ko. Ayoko lang na may pagsisihan ka kaya nais ko sana siya makausap pero wala na siya sa mansyon. At nung nagtanong naman ako, nakausap daw nila at nagbili na lang na umalis na daw siya. Hindi makapaniwala si Glenda na matapos ang lahat, ganun na lang ang gagawin ito. Bigla na lamang itong mangiiwan. Hindi mo ba ahabulin? Alika na, sasamahan kita. Sumakay ka sa motor ko. Sige anak, makinig ka na sa kuya mo. Iniisip siguro ni Zeus na wala na siyang pag-asa. Sang-ayon naman ang kanyang ina. Unit si Papa po. Alika na, huwag mo na muna intindihin si Papa. Hinila na siya ng kanyang kapatid. Sumakay na siya at mabilis naman itong pinaharurot ng kuya niya. Nagtataka lang siya dahil parang hindi naman sa airport ang punta nila. Tila ba, iniikot lang siya ng kanyang kuya. Kuya, ano bang trip mo? Hindi naman tayo patungo sa airport ah. Basta, magtiwala ka lang. Tanging sagot nito. 5 minuto lang eh, bumalik na sila sa kanilang bahay. Napakunot ang noon ni Glenda dahil nasa labas ang ina at ang ama niyang nakangiti. Baba na, at may lalapit na lang sa'yo. Nakangiti ang kanyang kapatid. Sana lang alagaan kanya, at huwag na huwag kang sasaktan. Niyakap siya nito, na labis talagang ipinagtataka ni Glenda. Pagbaba niya ay lumakad siya ng konti. Huminto siya habang nakaharap sa kanyang magulang. Ngunit napukaw ang kanyang atensyon na makita si Zeus na hindi pala umalis. Akala ko... Niyakap siya nito. Maari ba namang iwan kita? Nangako ako. At sa tagal ng panahon na hinintay ko, wala akong balak na tumigil kahit napigilan pa ako ng buong mundo. Paliwanag ni Zeus. Unang nakita pa lang kita sa picture. Hindi na ako tumingin sa ibang babae. Ikaw lang ang palaging iniisip ko at sinusubaybayan kita. Kahit na nasa ibang bansa pa ako. Mahal na mahal kita, Glenda. At sana this time, handa ka ng pagkatiwalaan ako. Agad na umagos ang luha ni Glenda nang makitang lumuhod si Zeus. Malaki ang pasasalamat ni Zeus sa kapatid ni Glenda dahil ito ang pumigil sa kanyang umalis. Maaga siya nitong pinuntahan upang makausap. Ipinaliwanag nito lahat na naging maayos ang pag-uusap nilang pamilya at nagkapatawaran na. Humingi rin ito ng tawad sa kanya sa mga nasabi nitong masama. Ito ang nagplano ng lahat na sinang-ayunan naman niya. Nakausap rin niya ng palihim ang parents ni Glenda at wala itong tutol sa nais niyang pagpapropose sa dalaga. Ang nais lamang ng mga ito ay huwag niyang pipilitin si Glenda kung ayaw nitong magpakasal o kung wala pa itong tiwala talaga sa kanya. Nangako naman siya na hindi niya pipilitin si Glenda at mananatili pa rin sa tabi nito kahit na anong mangyari. Habang ang magulang naman niya ay masaya para sa kanya. Masaya ang mga ito dahil nagtagumpay siya sa mithiin niya na makuha ang loob ng dalaga. Ngayong narito siya sa harap ni Glenda, naluluha at nakaluhod. Natatakot na baka hindi tanggapin ni Glenda ang singsing. Ngunit kahit na ganun ang mangyari, hindi na magbabago o mababawasan ang pagmamahal niya sa dalaga. Glenda, you're my life and everything. Wala na akong ibang babaeng nais makasama kung hindi ikaw lang. Hindi ko nakikita ang sarili ko na makasal sa iba. Kung hindi sa iyo lang, hindi na tayo magugulo ni Estrella. Dahil lang totoo wala naman siyang kayang gawin. Hindi niya tayo masisira.
Mahal na mahal kita, Glenda. At sana, tanggapin mo ang pag-ibig ko na ilang taon kong tiniis na hindi sabihin. Naging kakaiba man ang pamamaraan ko para mapasakin ka. Sana tanggapin mo pa rin ako. Nagsisisi ako sa mga nagawa kong mali at sa maling pamamaraan ko. Pero kailanman hindi ako nagsisi na ikaw ang babaeng pinili ko. Inilabas ni Zeus ang singsing na nakalagay sa pocket niya. Zeus! Luhaan si Glenda habang nakatitig sa kanya. Glenda, will you marry me? Will you be my wife? Pangako, aalagaan kita. Maging ang pamilya mo. Magiging mabuting asawa ko at ama sa magiging mga anak natin at hinding-hindi ako mawawala sa tabi mo, Glenda. Nanginginig ang kamay ni Zeus habang hinihintay ang sagot ni Glenda. Oo, Zeus. Gusto ko maging asawa mo. Gusto ko. Ako lang. Sa'yo lang ako. Magiging mabuting asawa at ina ko sa magiging mga anak natin. Wala akong gagawin na ikagagalit mo. At mamahalin kita ng buong buo. Hindi ako magmamahal ng iba kung hindi ikaw. Malawak ang ngiti ni Zeus habang isinusuot ang singsing sa ngayon ay nobya na niyang si Glenda. Agad silang nagyakap sa sobrang saya. Tinuyo ni Zeus ang luha ni Glenda at hinagka nito sa forehead. Approve na nila Papa at Mama ang kasal natin. Nakangiti si Zeus habang hawak ang kamay ni Glenda. Palapit sila ngayon sa magulang ito. Maraming salamat po sa basbas. Hindi ko po sasaktan si Glenda, pangako po. Umaasa kami sa iyo, iho. Hindi ako magdadalawang isip na bawiin ang anak ko kapag nalaman kong sinasaktan mo lamang siya. Banta pa ng ama ni Glenda. Kasal na lamang ang kulang sa kanila at pag-uusapan yon kapag dumating na ang magulang ni Zeus. Sa ngayon ay nag-celebrate sila sa engagement na naganap. Wala ngang paglagyan ng saya ni Zeus dahil ang babaeng pinapangarap niya lamang ay magiging asawa na niya. Natupad ang kasal na pinangarap ni Zeus. Masaya ang lahat sa naging pag-iisang dibdib nila ng minamahal niyang si Glenda. Congrats anak! Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ng ina ni Zeus sa kanya bilang paalam dahil nakatakda silang mag-honeymoon ni Zeus sa isang beach resort sa Batangas. Masaya ang mga ito para sa kanila. Nasabi rin ito na alam nila ang paghanga ni Zeus sa kanya noon paman dahil nga sa lagi nilang naikukwento ang mga kabaitan niya at kasipagan. Mag-iingat kayo ha? At sana honeymoon baby ang mabuo nyo. Kinikilig na bilin pa nito bago siya sumakay sa kotse. Natatawa naman ang asawa niya ngunit bakas ang kilig nito. Gustong gusto mo naman ang sinasabi ng mami mo. Wala akong inaayawan pagdating sa'yo honey. Hinagkan siya nito bago pinaandar na ang sasakyan. Pagod sila pareho dahil sa biyahe. Kaya naman nagdesisyon silang magpahinga na muna. Tanghali na nga silang nakarating at bandang hapon, matapos silang mag-check-in sa hotel ay natulog na muna sila mag-asawa. Nagising naman si Glenda bandang alas 7, kaya agad siyang nagluto para sa dinner nila bago niya ginising ang asawa niyang pagod na pagod sa biyahe. Hon, dinner is ready. Kumain na tayo. Hinagkan niya ang asawa sa labi. Alam ko namang pagod ka pa. Maaari ka namang matulog mamaya. Ngumiti ito sa kanya. Hindi ako matutulog mamaya. May rides pa tayo. Napakunot naman ang kanyang noo dahil hindi niya kagad matukoy ang sinasabi nito. Han, ang layo na ng binyahe natin. Naiiling na sabi pa niya. Honey, ibang rides naman kasing kinutukoy ko. Kumindat pa ito sa kanya bago naghilamos na. Loko ka talaga. Tinawanan na lamang niya ito bago sila sabay na nagtungo sa kusina. Masaya silang nag-dinner at tinulungan rin siya nitong maghugas ng mga plato. Kahit pa sinabi na niyang magpahinga na ito ay nagpumilit pa rin itong tulungan siya. Matapos silang makapagpahinga ng isang oras pa ay nag-aya na si Zeus na magtungo sa kanilang kwarto. Alam ni Glenda na magaganap na ang pag-iisa nilang mag-asawa sa kama. Ibibigay na niya sa kanyang asawa ang bagay na matagal na niyang iniingatan. Handa naman si Glenda ngunit hindi lang niya maiwasang kabahan. Hon, huwag kang matakot. Yakap siya ni Zeus. Kung hindi ka pa handang gawin ngayon, maaari namang huwag na muna nating gawin. Zeus, hindi naman sa ganun. May kaba lang talaga ako. Gusto kong gawin to pa. Lumalim na ang halika nila hanggang sa naganap ang pag-iisa nila.
Tanghali na nang magising si Glenda. Masakit ang maselang parte niya ngunit kaya naman niya ang sakit na nararamdaman. Sulit ang pag-iisa nila ni Zeus kagabi. Hon, breakfast ka na. Pumasok si Zeus sa silid na may dalang pagkain. Napangiti siya. Salamat. Hinagkan siya ng kanyang asawa sa noo. Salamat hon, sa pagtitiwala mo sa akin. Mahal kita, Zeus. Niyakap siya nito habang haplos ang kanyang buhok. Masaya si Glenda na binigyan niya ng pagkakataon si Zeus. Ngayon ay nagsisimula sila ng masayang memories bilang mag-asawa at wala na siyang mahihiling pa. Wakas.